Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sawadika! Maklambahing tainan! Sa gabing ito naman, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga kulay at itsura ng pera naman nila dito sa Thailand. Hindi po tayo lalabas ngayon, hindi po gumala ang bakla kasi umuulan. So ayan guys, samahan niyo po si Baklang Pangit! So yan guys, bago po tayo magsimula, mega love shoutout po muna sa mga teams. Team United Love, Dara Whitey Team, Team Katopak Katotok, Team Diyosa, Team D Squad, at syempre, Team Mira. Marami pong salamat. At yung mga members, nagpa-members po sa channel ni Baklang Pangit ng Thailand, maraming salamat po. At syempre, hindi ko na po kayo maiisa-isa sapagkat magkakasama naman po tayo sa mga teams. Maraming pong salamat sa inyong lahat. O, diba? So, sisimulan na po natin. Syempre, sa pinakamataas. Yung pinakamataas nilang pera dito sa Thailand. Banknote. Yan. Sana all, everyday, ganitong tip. Diba? Yan. Yan po yung pinakamataas nilang pera na papel banknote is 1,000. Ayan. Siyempre, yung nasa harapan po, yung kanilang hari, King Rama 10. Ayan. King Rama 10. Kulay gray. Kulay gray daw ito. So, gray. Sa likod naman, ayan po, ang kanilang hari, King Rama 10 at King Rama 9, yung tatay po ng hari. So, ayan. Ito po yung 1,000 Thai baht. Kulay gray. Na in-expect natin na matanggap sa mga boss natin. O, diba? At sa mga tip ng mga kalayan. O, ayan. 1,000. Bikini man, everyday. O, diba? So, ayan. Ang next po natin, yung ganito sa Pilipinas. Ewan ko kung ganito pa rin po ba. So, ayan. 500. Ito po yung kulay niya. Kulay purple. Ayan. Siyempre, dati pa rin. Nasa harap, yung hari po nila. King Rama 10. At yung sa likod naman po, ayan, is King Rama 8 and 7. King Rama 8 and King Rama 7 sa may 500 Thai baht. Yun pala, ang tawag nila dito sa pera po nila is baht. Hindi pero-pero. Baht. B-A-H-T. Ayan. Thai baht. Ayan. Susunod po natin, may 1,000 tsaka 500. May 1,500 na palang bakla ako, diba? Ayan. Umaya na muna ang chika. Next. Next po natin. Ayan. 100. Kulay red daw. Red. Parang hindi naman siya totally red. Pero red. Ito yung kulay red. 100 Thai baht. Siyempre. Yung king ulit sa harapan. King Rama 10. Ayan. At, yan sa may likuran naman po, is King Rama 6 and King Rama 5. Yan. King Rama 6 at saka King Rama 5. Ito yung 100 Thai baht. Hindi ko alam kung anong kulay na yung, ano, yung kulay ng 100 peso. Peso bill sa Pilipinas. Hindi ko alam masyadong matandaan. Hindi ko na talaga alam. So, ayan. Yan. Ito yung mga tatlong yan. Tatlong ito. Diba? Ito yung mga gusto natin matanggap. Kahit ganito lang. O, tatlo. Everyday na tip. Sobra naman. Huwag ka masyado naman. O, diba? Okay na yung... Kahit ganito, okay na. Basta tatlo siya. O, diba? Or lima. Lima peraso na tip na ganito everyday. Ay, wow. O, diba? So, ayan.
yung tatlo. Next naman natin. Ito. Kulay blue naman. 50. 50 Thai baht. Kulay blue. Blue, blue, blue. Ayan. Siyempre yung hari naman po nila ulit. Nandyan. At siyempre, ayan, meron sa likod. King Rama 4 at saka King Rama 3. Ayan. Ito yung mga kulay. Kulay blue. 50 baht. Ang dami na bang mabibili nito? Oh, marami na rin. 50 na to. Ano ba mabibili ng 50 din na dito? Meron ka ng coffee, iced coffee na 20 baht. Pwede ka nang bumili ng mooping o yung barbecue nila na may 5 baht. Tapos may sticky rice. May sticky rice silang 5 baht din. Tapos ano pa ba? Ayan, may kape ka na. May alamusal ka ng barbecue tsaka sticky rice. So 30, may 20 ka pa. O yung 20, pamasahin mo na yun. O diba? Yung bus naman nila dito, may ordinary. Yung ordinary bus nila, 8 baht. Tapos yung aircon naman, depende. Pero ang pinakamataas, ay ang pinakamababa na singil ng bus na aircon is 15. Nag-start na siya ng 15. 15 baht. So ayan, kulay blue po yung 50. Ayan. Next po natin. Ayan, may 20 bill din sila. Kulay naman po nito is kulay. Ito naman, kulay green. O, yan. Yung mga berding, berde ang pag-iisip. Ayan, 20 kayo dyan. O, yan. Siyempre, yung nasa harap na naman po, yung hari po nila ngayon, King Rama 10. Ayan. At saka yung sa likod naman, ayan, King Rama 2 at saka King Rama 1. Ayan. So, kulay green naman po ito. Kulay green ang 20 ba? Ito yung pinakamababa nila sa may, sa papel. Oh, ayan, 20. And speaking of 20, meron po pala silang bago na release nung March lang. Ito, oh, diba? Polymer. Polymer style daw na pera. So, ayan. Para hindi daw siya, ano, matagal daw itong ano eh. Matagal daw yung buhay naman nito. So, magkaiba nga. Ito yung, ano, yung old nila. Na 20 baht. Tapos, ito yung bago. Ayan. O, diba? Ayan. Yung, ano, pinagkaiba lang niya. Yun, yun nga, yung style. Texture. O, diba? Polymer. Polymer. Ayan. 20 green sa mga berdeng pag-uutak. 20 kayo dyan. O, diba? Ano pa bang mabibili ng 20? Sa Pilipinas, marami pa ba? Dito 20, madami na rin. Meron nga nagbibenta ng pad thai dito, 20 baht. So, ayan. 20 baht. Meron ka na rin mooping. Meron din akong pambili ng iced coffee, 20 baht. At meron ka na rin 20 baht. Pwede ka nang sumakay ng bus. O, diba, bongga, 20 baht. Ayan. So, yung difference naman po ng 20 baht nila noon at ang 20 baht po nila ngayon. Yun, may bagong release nila. Ayan, polymer. Ayan. So, ayan po yung banknote nila dito sa may Thailand, Thai baht. Punta naman po tayo sa mga coins nila. O, diba? Siyempre kung natapos tayo sa papel, next naman po yung sa coins naman nila. So, ito po yung mga coins nila dito sa Thailand. Parang Pilipinas din, meron silang 10 baht or 10 piso. Diba? Hindi ko alam kung ganito rin, parang alam ko kasi ganito rin yung style ng 10 peso ba sa Pilipinas. Alam ko ganito, kasi nung last time parang meron akong ganito nakita rin sa Pilipinas. Yun, silver, tapos may brass sa gitna, kulay brass ba, or bronze, ano bang tawag dyan?
Ayan, brass color ba? So, ayan, 10 baht. So, ito yung style ng 10 baht nila. Ayan. Sampu kayo dyan. Pasok mga suki. Bilin na. So, ayan. Next naman, ito po yung susunod. 5 baht. Ito. So, medyo maliit siya ng konti. Ayan. Maliit lang siya ng konti. Pero ito kasi, meron siyang nakapasok na gitna. O, diba? Ito naman, ayan. Ganyan lang siya. 5 ba? Ayan. Meron naman nakasulat. Ay, wala. Wala siya nakasulat. Basta yan. Ito yung 5. Ito yung 10. Ito yung 5. O, ayan. Tapos, next naman po. Ang next naman po nila is yung 2 baht. Ayan. Ito yung tsura naman. Brass color na mas maliit lang. So, ayan. Actually, meron din silang silver nito. Parang ganitong kulay. Pero same size naman po sila. Para siya ng size, pero may kulay silver din sila na ganito. 2 baht. And then after that, meron silang 1 baht o yung piso. Piso natin. Ayan, 1 baht. Kulay silver din siya. So, ayan. So, ayan po yung mga pera nila dito. At meron din pala silang centavos. Actually, ginagamit pa din nila. Meron silang 50 cents at saka 25 cents. Ayan. Meron din sila ito. Ginagamit din sa mga groceries. Pinamimigay nila sa groceries noon. Ay, until pala ngayon. Sa bus naman, dati kasi may yung ordinary bus na 7.50. So, binibigay din nila to. Ngayon, 8 baht na. So, hindi mo na to may bibigay yung mga centavos. Pwede mo na lang itong ano, pambayad sa grocery. Yan, pwede. Kasi pag sa bus, hindi na nila ina-accept yung centavos. Gusto nila yung ano, yung 1 baht. So, ayan. Ito yung mga coins naman po nila. At ang pera nila dito sa may Thailand. Muli, ito si Baklang Pangit in Thailand. Nagpapasalamat po sa inyo. Sana po, wag po kayo magsasawa na sumubaybay sa mga vlogs po ni Baklang Pangit in Thailand. At syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please click like and subscribe Baklang Pangit in Thailand. Maraming pong salamat. Hanggang sa susunod po nating vlog. At syempre, ingat-ingat pa rin po. At ano pa ba? Happy Father's Day pala. Belated Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. At syempre sa tatay ko na nasa heaven na. Happy Father's Day, tay. Alam mo naman yan na ma'am na parati ka naming na nasa isip, nasa puso. Hindi yun mawawala. So, marami pong salamat uli sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin vlog. Ito muli si Baklang Bayan in Thailand. Nagpapasalamat. Swadikap, kapungkap. Bye guys! Mwa.